Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Good idea na kumandidato siya sa pagka-vice-presidente para tapusin ang mga hindi niya natapos bilang Pangulo. Yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte ngayon. Pero hindi raw siya tatakbo bilang vice president sa isang kondisyon. Yan daw ay kung tatakbo sa pagka-vice-presidente si House Majority Leader at Kongresista ng Leyte, Martin Romualdez. Kwento ng Pangulo. Nangyari raw ang usapan nila ni Romualdez nang mag-agawan sa pagka-House Speaker sina Congressman Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco. Magugunitang in the running din noon si Congressman Romualdez, pero sinabihan daw niya itong huwag nang sumali sa gulo. Ang kapalit na pangako na yan ng Pangulo ay susuportahan niya si Romualdez kung siya ay tatakbo sa pagka-vice presidente sa eleksyon 2022. Kaya ang deal ko sa kanya ganito, huwag ka na lang maghabol dyan. A next election, which is just around the corner, if you run for vice president, I will support you. And I will hold on that commitment. Pag tumakbo si Romualdez, wala ako. Pag hindi tumakbo si Romualdez, wala rin ako siguro. Pag tumakbo siya, count me out. But I will support him because I promised him. First day ng paglaya ng mga bakunadong senior citizen. Pero may kumukontra. Payo ng treatment czar ng gobyerno, mas mabuting huwag muna silang lumabas. Kakaunti pa lang daw kasi ang nababakunahan sa ating populasyon. Narito ang pagtutok ni Mari Zumali. Namiss daw talaga ng husto na senior citizen na si Tatay Pepe ang pamamasyal at makakita ng maraming tao. Kaya ngayon pinahihintulutan na ng IATF ang mga senior citizen tulad niya na makalabas ng bahay basta't nakadalawang linggo ng fully vaccinated, si Tatay agad na nag-mall. Yung senior citizen, pagka nakakulong ka, mas lalo ka nang hihina. Nakakawala ng stress din yun eh. At least, meron ka nakikitang iba, hindi nakakulong ka lang sa kwarto, nakakulong ka sa bahay. Kung nandito ka, at least nakakakita ka, minsan makikita mo yung mga kaibigan mo. Malaking tulong yung meron ka nakakausap. Sa mall ngang ito sa Quezon City, marami-rami na kaming namata ang mga senior citizen na namamasyal. Mahigpit naman ang pagsunod nila sa health protocols kahit bakunado na raw sila. Panay din ang pagpapaalala ng mall personnel. Ang Quezon City Circle naman ang agad binalikan ni Nanay Florita dahil paborito raw nilang pasyal ang mag-anak. Makasagap ng preskong hangin, hindi puro electric fan. Tumawag agad ako sa anak ko na, "Nak, samahan mo naman ako kahit doon lang sa lilim ng kahoy. Magpahangin-hangin tayo para kahit papaano maalis yung lungkot na matagal-tagal ding naramdaman namin." Siyempre, hindi pinalagpas ng maraming mga senior citizen ang pagpunta sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help na taong Baklaran Day pa ngayon. Sa simbahan at religious worship, 30% hanggang 50% na ng kapasidad ng simbahan ang pinahihintulutan basta't papayagan ng LGU sa Metro Manila at Bulacan. Palusugan ng pangangatawan, lalo na po sa sakit na umano ngayon, sana po ay bumalik na sa normal. Yan lang naman ang lagi namin pinapanalangin dito sa mahal na ina. Alinsunod sa pinakabagong guidelines ng IATF, pinapayagan na ngang lumabas ng kanilang tahanan ang mga senior citizens sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Basta't fully vaccinated na, ibig sabihin, dapat nakadalawang linggo makalipas ang pagtanggap ng second dose ng COVID vaccine. Kaya nga raw sabi ng pamahalaan, yung mga senior citizen na inip na sa pananatili sa bahay, magpabakuna na raw po kayo para protektado na, makakagala pa. Kailangan natin mapapakuna kasi this vaccine will prevent hospitalization and even death. Para raw mas makasiguro, dalhin ninyo ang inisyong COVID-19 vaccination card saan man pumunta. At dapat, di pa rin kalimutan magsuot ng face mask at face shield at panatilihin ang social distancing. Pero dahil pwede ka pa rin magkasakit kahit nabakunahan na, payo ni Treatment Czar DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Kailangan, lalo na kung vulnerable kayo, dapat
huwag munang magsilabas, lalo na mga seniors. Kasi ang population ho natin, kukonti pa yung napakunahan. Iwasan po nila yung mga crowd gatherings, iwasan po nila yung mga pagkain ho sa loob ng mga institusyon na hindi maganda ang ventilation. Base sa report na nakarating kay USEC Vega, sa 12 to 14 million na populasyon ng senior citizen, nasa 500,000 pa lang ang nababakunahan. Ngayong araw din ang pagbabalik operasyon ng mga gym sa NCR Plus. Basta't merong safety seal, pwedeng tumanggap ng hanggang 30% capacity. Yung pagpasok ng mga members natin, ang sa atin, kinukontrol natin. So, minimaintain natin 30% capacity na inallowed ng LGU natin. Nagdadala po kami ng sarili naming towels, alcohol, yung pang-disinfect po. Tapos, as much as possible din po, lumalayo din po kami if may crowd eh. Halimbawa, if peak hours po ng gym, hindi po kami pumupunta. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Naniniwala si Health Undersecretary Leopoldo Vega na pwede lang huwag mag-face shield kapag nasa labas. Pero ayon kay Health Secretary Duque, kailangan pa rin yan bilang dagdag proteksyon. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. At lalo-lalo na pag naglalakad ka lang sa kalye. Sa laging handa briefing kanina, tinanong si Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega tungkol sa paggamit ng face shield ng mga taong nagtatrabaho sa labas. Pag nasa outside naman kasi alam naman natin ang risk of transmission is very low. At lalo-lalo na pag naglalakad ka lang sa kalye o kaya nagtatrabaho ka kasi mag-a-affect yung moist nito. So pwede nyo tanggalin ho yan. Pero kung pumasok kayo sa mga indoors, kailangan may face shields kasi ito yung added protection na hindi kayo makatransmit o mahawaan kayo. Pero mabilis din yung nilinaw sa isang pahayag, hindi raw ito general policy ng gobyerno. Hindi lang minsan kinwestiyon ang pagsusot ng face shield kapag nasa labas. Sa Senate hearing kahapon, muling natanong si Health Secretary Francisco Duque tungkol dito. Hindi ba sa hospital lang ginagamit ang face shields dapat? Meron pong scientific basis po ito. Sa ngayon po, talagang kami ay nakikiusap na ito'y ipagpatuloy pa rin natin dahil dagdag na protection po ito. Dati nang sinabi ng ilang health expert, 67% ang proteksyon sa pagsuot ng face mask. Kung magsusuot ka pa ng face shield, tataas ng 76% ang iyong proteksyon. Kung may physical distancing pa, 92% na. Sa ilalim ng Joint Memorandum Circular na ipinalabas ng DOH, nakasaad ng mga enclosed public spaces o yung mga nasa loob ng mga gusali. At kung sasakay sa mga public transportation, kailangan talaga naka-face mask ka. Sa isang mensahe, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa raw binabago ng IATF ang mandatory na pagsusot ng face mask at face shield sa loob at labas. Ano't ano paman, sa aming pagtatanong sa mga tao sa kalsada, magkakaibang opinyon. Hindi na ho, sir, kasi nakakailang eh. Sa trabaho, napapawis yung mata ko. Kabahala po sa pila kasi habang pila. Sa ngayon po, mahirap talaga magkagsuot ng face shield ngayon. Gawa nga sir, may kamahalan din. Tapos hirap pag sumot po, hirap din huminga. Mahirap talaga sir, lalo ng tag-init ngayon, medyo pawisin. Kailangan ano lang sir, para sa akin ano na lang, face mask na lang. Gagamit pa rin po. Kasi ano po eh, para sa akin din po yun. Lalo na po ngayon, dapat maging conscious po tayo dapat. Kasi hindi naman po natin alam, hindi naman po natin nakikita yung virus eh. Pag mga taong na-vaccinate na, pwede nang tano, wala nang face shield. Pero habang limitado ang bakuna at wala pang herd immunity, kabilang sa pinag-aaralang gamot na posibleng panlaban sa COVID ang ivermectin. Ang akin lang, if there's an application at may mga clinical studies na kayo, if there is no kung funding lang, i-fund mo na lang. We can give you the replenish the money later, so that once and for all we can resolve the issue of this ivermectin. Okay? Yes, sir. Sir, funded na po yung study niya ng Department of Health at ang DOST po ang gagawa ay mag-uumpisa na daw po sila ngayong June. But we will follow it up with them. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang illegal at overpriced pangbentahan ng antiviral drug na remdesivir na ginagamit ng ilan kontra COVID-19. Nakatutok si Emil Sumangi. Isang spa sa Quezon City ang unang sinalakay ng NBI Special Task Force. Ma'am, inaresto namin kayo sa pagbibenta ng remdesivir. Illegal po yan. Wala po certificate of registration yan. Yung hawak mo, Mark Mali yan.
Dito ay sinagawa ang entrapment operation para dakpin sina Irish Manaig at kasamang si Chris Bordon. Kapwa umano nabilhan ng undercover NBI agent ng gamot na may generic name na remdesivir, isang uri ng antiviral drug na ginagamit ng ilan ngayon bilang pakontra sa COVID-19. Ano siya? Ba't ang dami niya pa rin? Sa labas ng spa, hinarang naman ng NBI sa kalsada ang SUV na gamit ng mga suspect matapos umanong magtangka ang driver na tumalis ng magkahulihan na. Check muna natin. Tuwa lang. Nang buksan ang sasakyan, kahong-kahong pang ebidensya ang na-recover. Nakuhanan pa ng mga baril ang mga suspect. Bine-verify ngayon ng NBI kung may papeles ang mga ito. Ayon sa NBI, alinsunod sa advisory na inilabas ng Food and Drug Administration nitong April 2021, wala pang Certificate of Product Registration ng remdesivir. Meron lang itong Compassionate Special Permit at tanging mga ospital at mga doktor ang pwedeng magbigay nito sa kanilang mga pasyente. Number one, ipinagbabawal dahil hindi naman sila pharmacy, ipinagbabawal na magbenta sila ng mga gamot. Pangalawa, under Food and Drug Act of 9711, ang makakapaggamit ng remdesivir ay yung may compassionate special permit lamang. Dahil ang remdesivir ay hindi rehistradong gamot sa Pilipinas at ito ay hindi pwedeng ibenta sa merkado. Ayon naman sa mga suspect, mayroon pong permits po na kasama po. Ang ano ko yan, legal kasi actually tulong-tulungan lang to eh. Ano yung ibig sabihin? Hindi ko namin alam na pinagbabawal kasi may mga papers naman ko. Ano, nag-NBI kami ha? Na-arresto ko namin ha? Sa isang restaurant sa Quezon City pa rin, sunod namang inoperate ng NBI sina Philip Balios at Bernard Bunye, kapwa nagbebenta rin ng remdesivir. This is the result of two separate operations, both in Quezon City, and the four subjects were already brought for inquest. As it is now, we only charge them for a violation of the Food and Drugs and the Pharmacy Act on account of they're not being authorized. Ayon sa NBI, overpriced pa kung ibenta ng mga suspect ang produkto na ito na galing daw ng Bangladesh. Ito ay binebenta sa halagang 6,000 hanggang 12,000. Samantalang ang regulated price galing sa FDA, dapat ibenta ito ng 1,500 hanggang 8,000 lang. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Food and Drug at Philippine Pharmacy Act. Binibigyan po natin ng warning ang mga ang publiko na hindi gumamit o ng mga gamot na ito nang walang guidance o supervision ng mga doktor. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nangangamba ang isang grupo ng mga doktor baka raw matulad sa India ang rehiyon ng Bicol dahil sa lumalalang kaso ng COVID-19 doon. Napupuno na rin daw ang mga isolation at ICU beds ng ilang ospital. Nakatutok si Joseph Moro. Sa videong ito na pinost si Gisela Gematusela nakuha sa isang ospital sa Zamboanga del Norte Medical Center nitong June 9, makikita ang may inilalabas na balut na labi ng isang tao. Naka-full PPE ang mga naglabas ng bangkay, ang iba rin mga naka-PPE con todo spray sa kabaong at sa bangkay. Namatay raw sa COVID-19 ang pasyente. Pinost niya ang video para mag-ingat ang lahat, maawa raw sa mga sarili at kung mag-happy-happy ay posibleng ganito ang mangyayari. Maawa rin daw sa mga frontliners dahil sobrang pagod na sila pero patuloy pa rin lumalaban at nagseserbisyo. Sa Bicol, puno na rin ang mga isolation at ICU beds ng mga ospital para sa mga COVID patients tulad sa Bicol Medical Center sa Naga, Bicol Regional Training Hospital sa Albay at Bicol Geriatric Center sa Camarines Sur. Sabi ni Dr. Eloisa Pornillos, presidente ng Bicol Chapter ng Philippine College of Physicians, maraming pasyente ang nasa waiting list. Marami ang nasa waiting list. Ang iba nga namamatay na lang na naghihintay. So, unlike in Manila na nakatent sila, dito sa atin, sa amin, nasa bahay sila waiting to be admitted. Nangangamba sila na baka matulad sila sa India. If we will not curtail the rise in the COVID cases, it's not far that we will experience what India experienced.
So, kailan tayo kikilos kung kailangan na nating maghukay? Patong-patong ang problema sa Bicol. Sabi ni Pornilos na iipunan daw sila ng pasyente dahil bukod sa matagalang inilalagi ng mga ICU patients sa ospital, yun namang napagaling na nila ayaw namang magpa-discharge at magpalipas sa quarantine facility. Some of our patients would tell us, mas mamamatay kami sa not because of COVID infection, but because of the situation in the quarantine facility. One of my co-internees told me this morning na yung patient niya is complaining because the patient asked their families to bring them water para maligo. Ah, walang tubig ba sa ano? Walang tubig sa quarantine facility or sa isolation. Matagal rin daw ang resulta ng mga RT-PCR test. May mga patient kasi na na-admit na 5 days, 1 week nang na-admit, hindi pa rin nagagawa yung RT-PCR. Ala. More so, nakalabas na ang pasyente, wala pa rin result. Sumulat na sila sa National IATF para payagan na mag-home quarantine ang mga may kakayanan naman para rito. Tugon naman dito ni Yusek Vega, kung nakasampung araw na sa ospital ang pasyente, pwede na raw itong mag-home quarantine. Kapag sundo na kami sa mga mayors doon po, lalong-lalo sa may Legazpi area, na talagang mag-ayo sila ng mga isolation centers and quarantine para ma-isolate kaagad yung mga positive cases. Pero hindi lamang sa Bicol may problema. Sa pagsusuri ng GMA News Research ng datos ng DOH as of June 14, 12 probinsya sa Pilipinas ang kritikal kung hindi man 100% ng puno ang mga ICU beds. 3 probinsya naman ang kritikal ang lagay ng mga isolation beds tulad ng Davao Occidental na 100% ng puno, Aurora at Oriental Mindoro. At kung mga COVID ward beds naman ang pag-uusapan, 6 na probinsya ang kritikal ang kalagayan. Sa Oriental Mindoro at Compostela Valley, wala nang available na COVID ward beds. Sabi ni Vega, sa ibang lugar naman na nakararanas ng surge, nagtayo na rin ang mga One Regional Hospital Command Centers tulad na lamang sa Region 3, Region 4A, Southern Mindanao at Caraga Region. Daan-daan namin itong nire-regionalize, ano? Kasi alam namin na marami din kaming calls na coming outside of Metro Manila. Nagbibigay kami ng support through the regional health offices, lalong-lalo para sa mga private, na magbigay kami ng mga mechanical ventilators at saka mga other resources. Marami na kaming napadala sa different regions. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Matataas na kalibre ng baril at tipatipang armas ang nasabat sa isang lalaki sa lungsod ng Pasay. Para iwas huli sa social media at sa mga ikangay courier service daw siya nakikipagtransaksyon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Eksklusibo. Mga high-powered long firearms, short firearms, mga bala at iba pang gamit. Inalamang ito sa nakuha ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Northern Police District sa ikinasang bypass operation sa parking lot ng isang gas station sa Macapagal Avenue sa Pasay kahapon. Madami, Bok. Nang haluhugin ang sasakyan ng suspect, nakita ang iba pang mga baril, magazine at mga bala. Arestado ang suspect na si John Christian Bautista, isa umunong big-time gun smuggler ayon sa NPD. Matapos makausap ng motoridad ang misis ng suspect, nakumbinsi ang mag-asawa na isuko ang iba pang baril na hawak niya. Kabilang dito ang machine gun na nasa 500,000 daw ang bentahan. Pinakamahal, pinakadelikado mahawakan ng masasamang tao. Na-recover din ang assault rifle, shotgun, sniper rifle at iba pa. Natimbog ang suspect sa pamamagitan ng social media. Meron silang grupo sa Facebook na Convergence of Gun Enthusiast. So doon sila nagpapalitan ng transaksyon. Kumbaga parang sa kanila, exclusive member ka, open ka makipag-deal sa kanila. Dito na raw nagkakaroon ng bentahan. Door-to-door nga raw ang delivery at ang nakababahala, mga courier service ang gamit nila. Mag-ingat kayo. Dapat makita ninyo kung ano yung laman mismo ng dinadala ninyo kasi hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ninyo alam kung nakuha sa posisyon nyo yan, kasama kayo sa kaso niyan. Hindi pa masabi ng NPD kung saan galing ang mga armas at kung saan-saan ibabagsak ang mga ito. Pero ang tiyak, delikado ito pag napunta sa kamay ng mga masasamang elemento. Ito namimili ng bebentan. Imagine kung ganong damage o casualty ang pwedeng maibigay nito. No comment po. Ayon sa NPD,
Posibleng konektado ang suspect sa iba pang grupo na sangkot din sa gun smuggling. Sila ngayon ang subject ng follow-up operation ng mga otoridad. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Bagaman bumababa na po ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa NCR, bumagal naman daw ang pagbaba nito, sabi po yan ng DOH. Kaya huwag daw magpapakampante dahil posible pa ring muling sumipa ang mga kaso. Nakatutok si Leigh Alves. Nakikipaglaban ngayon sa COVID-19 ang 70-year-old na si Flora Luis sa intensive care unit ng Philippine Heart Center. Babakunahan na sana siya noong May 25, pero sa halip na sa vaccination site, sa ospital siya dinala. Ayon sa anak niyang si Sol, ang naramdamang panghihina ng kanyang ina, inakala nilang dahil sa congenital heart condition nito. Yun pala ay COVID na. Kamamatay lang ng kapatid ni Sol noong Abril at nitong Mayo, sumunod ang kanyang ama. Kapwa negatibo sa COVID sa RT-PCR test. Pero pagkamatay, nagpositibo daw sa antigen test ang kanyang ama. Kaya ganun na lang ang panlulumo ni Sol na ang ina naman niya ngayon ang critical ang lagay. Talagang bugbog na bugbog, ma'am, kasi nananahimik kami March, early April, kompleto kami. We're trying, you know, you're just trying to keep your heads down and survive through the pandemic, di ba? Yung sinusundan mo lahat ng health protocols. Mahirap, masakit, nakaka-stress yung halimbawa kakausapin ka ng taga credit and collection department or taga billing department na, sir, lumagpas na po kayo sa 1.5 million mark, mga ganyan na. Hindi ko alam kung saan kukugutin yun, pero ang sa akin, right now, ang pinaka-importante la, si mama eh. Sa datos ng Department of Health na sinuri ng GMA News Research, as of June 15, sa 8,846 na active cases sa Metro Manila, 488 ang severe at 553 ang critical. Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, bagamat bumababa ang bilang ng mga bagong kaso sa NCR, bumagal naman daw ang pagbaba nito. Kaya delikado pa rin daw ang sitwasyon dahil nariyan pa rin ang posibilidad na maaaring sumipang muli ang mga kaso. Isa sa mga binabantayan ay ang kapasidad ng mga ospital. Kung titingnan nga ang datos ng DOH, 7 lungsod ang nasa moderate to critical risk ang occupancy ng ICU beds, isolation beds at ward beds para sa COVID patients as of June 14. Sa San Juan nga, 100% ng puno ang ICU beds para sa COVID. Malapit na ring mapuno ang mga ICU beds para sa COVID sa Las Piñas, Paranaque, Makati at Quezon City. Kung titingnan sa buong NCR, 15 hospitals ang puno na ang ICU beds na nakalaan sa COVID patients, ayon sa Philippine College of Physicians. Yung iba sa mga hospitals dito sa NCR, it has already reached 75%, 80% capacity. So meaning to say, siguro if ever mga dalawa o tatlo o apat na beds na lang ang bakante. Importante na siguraduhin natin na may mga bakanting lugar tayo na mapagdadalhan doon sa mga pasyenteng katulad nila para sa ganon mas mabigyan natin kaagad ang kaukulang management sa mga pasyenteng ito para ang chance na makasurvive sila ay mas maging mataas. Sagot ng DOH. Ang utilization rate ng mga ICU dito sa Metro Manila ay bumaba na sa mga 50%, ano, nasa low risk category na siya. Pero meron kami nakikita din ng mga cities kagaya ng Makati, Muntinlupa na medyo nasa high risk position at saka sa Rizal Province. Dito sa Metro Manila, borderless naman ho tayo and it's easy to refer ng mga pasyenteng nangangailangan. Ang Pasay na nakaranas noon ng pagtaas ng COVID cases, 176 sa 201 na barangay nito ay COVID-free na ayon sa lokal na pamahalaan. 45 na lang daw ang active cases nila. Nasa 29.41% lang ang occupancy sa ICU beds nila para sa COVID. Pero kailangan pa rin maging maagap dahil base sa datos ng DOH, isa ang Pasay sa mga nakikita nilang may pagtaas na mga kaso, pati na sa Paranaque at Malabon. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Tayong balita mula sa Masbate, sumabog ang imbaka ng dinamita na ginagamit umano sa pangingisda o yung tinatawag na dynamite fishing. 5 ang patay. Sa lakas ng pagsabog, nakalasog-lasog ang laman ng ilan sa mga biktima. Nakatutok si Mark Salazar. Halos walang natirang istruktura sa compound na ito sa barangay Paho, Balud, Masbate.
Pasintabi sa mga nanonood, pero nagkalasog-lasog ang katawan ng ilan sa limang namatay sa pagsabog kahapon ng imbakang ito ng dinamita. Kabilang sa namatay ang kapitana ng barangay na siya ring may-ari ng compound. Based po doon sa mga collected pieces of evidence po natin, confirm po natin na involved po yung kapitan. Na-discover po natin na may pagawa nung sumabog na po. Napaka-discreet po nito kasi parang nasa black market po yun sila. Nasa dalampasigan ng barangay Paho at hindi lingid sa kaalaman ng pulisya ang talamak na dynamite fishing sa lugar. Katunayan, minamanman na raw talaga nila si Kapitana bilang supplier ng dinamita. So, sa coastline barangays po natin, is marami po kami nahuhuli doon sa illegal fishing po. Nagkakandak po kami ng casing and surveillance nung mangyari po ito na aksidente. Sa lakas ng pagsabog sa compound, matatantya kung gaano kalaki ang operasyon ng pagawaan. Computer ng anak ko, sir. So, yun pa yung mga 80. 18 units to eh. So ano nangyari kay nanay? Parang nasiyak siya kanina. Parang may trauma siya, sir. Inikayad ko po yung, ano, yung mga residente ng balod po na makiisa sa ating PNP at mag-report po kayo sa tanggapan ng pulisya para po masugpo natin ang ganitong mga activities, mga illegal na activities na nariyan po sa area. Pangatlong beses na raw itong insidente ng pagsabog sa compound. Pero walang residenteng gustong humarap sa kamera para magkwento ng alam nila tungkol sa mga dinamita ng kapitana. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Binabakunahan na po ang A5 Priority Group o mga mahihirap sa ilang bahagi ng Maynila. Magandang balita po yan dahil pinilahan ng husto ang bakunahan. Nakatutok si Tina Pangliban Pere. Wala paliwanag. Nakapila na si Aling Amelia sa labas ng Corazon Aquino High School sa Baseco sa Maynila. Kasama siya sa unang magpapaturok sa simula ng pagbabakuna ng lungsod ng Maynila sa A5 category o yung indigent population o mahihirap. Napakamalaking bagay na po kasi hindi na kami lalabas ng Baseco, nandito na sa lugar namin. Pero ang pinangangambahan noong vaccine hesitancy o pag-aalinlangang magpabakuna ng mahirap na sektor, tila napasinungalingan ng mahabang pila ng mga gustong magpabakuna. Alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na si Perlita Barrio sa Santa Ana Elementary School para sa unang dose ng COVID vaccine. Pero pang 612 na siya sa pila. Ito ang kaisa-isang vaccination site sa District 6 ngayong unang araw ng bakunahan para sa mga nasa A5 Priority Group o mga mahihirap. Bakit po desidido kayo magpabakuna? Para hindi po tayo anuman ng COVID. Mahirap ng COVID eh. Hirap na nga ng buhay. Magkakaroon ka pang COVID. Pwede sanang nauna ng nagpabakuna si Nanay Perlita na senior citizen, pero ngayon lang daw nawala ang takot niya. Meron ako mga kapitbahay na bakunahan na nag-second dose sila kahapon, 15. Okay naman daw. Sabay namang nagpabakuna si Janet Pialago at ang mister niya. Medyo confident na po sa sarili na kahit papano may panlaban na. Lahat naman sila nung dumating dito, gusto nila talaga magpabakuna. 1,000 doses ang unang alokasyon dito, pero dinagdagan daw ng 200 doses dahil sa dami na nagpunta. May sign sa vaccination site na mga taga-barangay 900 lang ang babakunahan, pero nabago yun. Halo-halo na ng ibang barangay. Pero just the same, priority yung barangay 900. I think yung sa District 6, siya yung pinakamalaki yung depressed area. Pero nagkaroon ng problema sa internet sa President Corazon Aquino High School sa Baseco Compound na kailangan sa pre-registration hanggang sa aktwal na pagturok kaya bumagal ang usad ng pagbabakuna. Ang solusyon, inilabas sa koridor ang mga computer pati na ilang vaccinator. Sa haba ng pila, ang ilan nagkainitan na dahil may mga sumingit umano sa pila. Kahit A5 lang ang nakatakdang bakunahan ngayong araw, tinatanggap pa rin ng President Corazon Aquino High School ang mga A2 o mga senior citizen. Pero minsan, may nagre-reklamo kapag naguguluhan sila sa usad ng pila. 74,000 doses ng bakunang galing sa COVAX facility ng WHO ang hawak ngayon ng Maynila. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hindi po pare-pareho ang paglaban ng ating katawan sa COVID-19. May ilang mga mas matindi ang pinagdadaanan.
katulad ng 6 na taong gulang na si Isa. Bukod sa COVID, nagkaroon siya ng kalagayan na nagdulot ng pamamaga at sugat sa katawan. Ang kanyang karanasan ay tinutukan ni Danuteng Kungko. Samot-saring pamamantal at paltos o blister sa muka, braso at dibdib. Namagari ng kanyang daluyan ang hangin kabilang ang dila na nagdulot ng hirap niya sa paghinga. Lahat ng ito, iniinda at pilit na nilalabanan ng 6 na taong gulang na si Isa ng Dumaguete City. Umabot pa sa puntong na magapati mga talukap niya at nagdikit ang mga pilikmata hanggang sa hindi na maimulat ang mga mata. When I saw Isa, I will never forget the frailty a 6-year-old girl suffering, and she doesn't understand what is going on because her eyes are closed. She was crying, so can you imagine her eyes closed for how many days? Her skin is blistering and burning. Multisystem Inflammatory Syndrome o MIS ang tawag sa kanyang kondisyon, kung saan buong katawan ang nagpapakita ng sintomas ng inflammation laban sa virus. Sa sitwasyong ito, sa SARS-CoV-2 na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Pinag-aaralan pa ng mga siyentipiko kung may direktang kinalaman o relasyon ang COVID sa MIS. Pero mas maraming na itatalang kaso ng MIS sa mga batang positibo sa COVID. COVID does not only affect the lungs, or it's not only the cough, colds, diarrhea, loss of sense of taste and smell. This is an eye-opening situation wherein Isa got infected with COVID and it wasn't a cough or a cold. It was a serious skin condition that affected everything, including her eyes. This is very, very serious, and this is not common, but COVID is real, and COVID does have signs and symptoms that are not only in the lungs or the airways. Kwento ng ama ni Isa na si Felix, sa larawan lang niya nakikita ang kanyang kaisa-isang anak dahil bawal ang dalaw sa COVID ward. Parang bumagsak ang mundo ko sa awa ko sa anak ko. Sa kanyang murang edad, nakaranas siya ng ganung sakit. Parang gusto ko nang bumigay. Pero pag naisip ko na kung paano lumaban ang anak ko sa kanyang karamdaman, ang anak ko, ako pa kaya? Batid daw niyang patuloy na lumalaban ang anak, pero hindi raw nila kakayaning malagpasan ang pagsubok ng walang kaagapay na tulong. Sa mga taong may magandang kalooban, nagmamakaawa ako. Sana matulungan kami sa financial na pangangailangan para pambayad sa bill sa ospital. Danuteng Kungko, Nakatutok, 24 Oras. Tatakbo raw sa Eleksyon 2022 ang human rights lawyer na si Chel Diokno, pero hindi pa tiyak kung anong posisyon. Mahirap pa raw magdesisyon ngayon. Pero nilinaw niyang hindi niya hinangad tumakbo bilang presidente o vice-presidente gaya ng nominasyon sa kanya ng grupong Isang Bayan. Ang mahalaga raw para sa kanya, mabigyan ng boses ang mga ordinaryong Pilipino, kabilang si Diokno sa 6 na personalidad na inilabas ng Isang Bayan para maging kandidato sa eleksyon 2022. Matatandaang nitong 2019 midterm election, tumakbo si Diokno sa pagka-senador pero natalo sa ilalim ng partidong 8-diretso. Ngayong panahon na bawal muna ang dalaw sa mga piitan, dinaan po sa maliit na papel ng isang preso ang kanyang mensahe para sa kanyang mahal sa buhay. At sa sulat na yan, napulot po ng isang netizen. Alamin natin kung ano yung laman ng sulat sa pagtutok na ito ni Chino Gaston. Sa labas ng Valenzuela City Jail, matapos dumalaw sa nakapiit na kaibigan, napulot ni Gersam Oro ang kapirasong papel na ito. Nakasulat ang hiling sa makakapulot na i-text at iparating ang pasasalamat ng isang bilanggo sa isang nagngangalang Joe na nagdala sa kanya ng masarap na longganisa. Pinag-iingat din ang sumulat si Joe sa pagmamaneho at pinaalalahan ng laging magsuot ng kapote ngayong tag-ulan. Tinext ni Gersam ang numero pero hanggang ngayon hindi pa raw ito nagre-reply. Ipinost ni Gersam sa social media ang sulat sa pagbabaka sakaling mabasa ito ng nais pasalamatan ng preso. Naawa ko sa sulat niya nang nabasa ko kasi na siguro iniintay niya yung bumalaw sa kanya yung nagbadala nga po nun.
Hindi po siguro siya makapagpasalamat kung nasa isip ko. Kaya sabi ko, i-text ko na lang din po. Para ako na lang din magkatid kung minsan gusto niya ipahatid na pasasalamat. Sa labas ng Valenzuela City Jail, tila kalakaran na ang pagbabato ng sulat ng mga preso sa kanilang mga naghihintay na kaanak. Kadalasang laman ng mga sulat ang kanilang mga hinihinging pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Base sa patakaran ng BJMP, bawal pa rin ang dalaw sa mga piitan, pero pwede namang makausap ang mga bilanggo sa bintana ng jail building o kaya sa pamamagitan ng internet. Kailangan lang i-schedule ito sa mga opisyal ng piitan. Pag nakasilip sila sa bintana, nakikita nila yung kamag-anak nila, yun, sisinyas na lang ibabato, yun, dadamputin na lang kamag-anak. Pero sabi ng pamunuan ng BJMP na siyang may sakop sa Valenzuela City Jail, bawal ang ganitong gawain. Nananawagan sila sa mga kaanak ng mga bilanggo na idaan sa tamang proseso ang komunikasyon sa mga nakapiit na kaanak. Meron na kaming mga karanasan na kung saan pinadadaan sa sulat yung pamamaraan, pati na mga detalye kung paano tatakas, kung paano magpasok ng kontrabando. So, yun ang gusto nating maiwasan. Hindi naman daw pinipigilan ng mga preso na magpadala ng mga sulat sa mga kaanak, yun nga lang kailangan itong dumaan sa tamang security process. Ganon din sa mga sulat o gamit na pinadadala sa mga bilanggo mula labas. Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 Oras.